Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan nga itong paparating na MPL Invitational na gaganapin pa nga mismo doon sa bansang Indonesia. At take note lang din kapatid na ang MPL Invitational nga ngayon ay offline na. Sa madaling salita kapatid, pupunta nga ang mga pambato natin doon sa Indonesia para nga dito maglaro sa tournament na ito. Taliwas nga yan sa mga nakalipas na MPL Invitational kapatid, dahil ito nga ay ginagawang online lamang at hindi nga ito gaano sineseryoso ng mga Pinoy na pambato natin. Kumbaga, warm up lamang yan ng mga Pinoy para nga sa paparating na World Tournament ng Mobile Legends. Dahil sa mga nakalipas na season talaga kapatid ng MPL Invitational ay nakukuha nga yan ng Indonesia. Pero pagsapit nga ng World Tournament, Pinoy nga ang nananalo dito at nagkakampyon. Kaya ang malaking katanungan nga rito kapatid ay kung seseryosuhin ba ng mga Pinoy itong MPL Invitational sa pagkakataon na ito, gayong gaganapin na nga ito ng on-site. At kung mapapansin nga kapatid, since dito nga gaganapin itong World Tournament ng Mobile Legends, kumbaga pupunta pa nga yung mga pambato natin doon sa Indonesia para maglaro nga dito sa MPL Invitational, at babalik din tayo para naman dito sa World Tournament ng Mobile Legends. Kumbaga, tila'y nakakapagod nga yun sa ating mga pambato. Parang ang gusto nga nitong Indo kapatid ay pagurin nga yung ating mga pambato nang sa gayon ay makuha nga nila ang advantage dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends. Samantalang pwede naman na gawin na lamang yang online kagaya nga nung mga nakaraang season ng MPL Invitational. Yung tipong kung saan pa nga tayo na yung host country para nga dito sa M5 kapatid ay nakagawa na naman ng paraan itong mga Indo para nga kahit papaano ay makalamang nga sila sa pagkakataon na ito. Lalo na't itong MPL Invitational nga kapatid ay inoorganisa nga nitong Indonesia. Kaya naman pabor na pabor nga dito sa Indo yung mga rules nga dito sa MPL Invitational. Dahil kung mapapansin nga sa mga participating team, itong kupunan nga ng Indonesia kapatid ay may 6 na kupunan na sasali nga dito sa MPL Invitational. Samantalang dito nga sa Pinas, 4 na kupunan lamang ang kanila nga inaalaw na makasali, which is yung magiging top 1 to top 4 nga natin. Medyo nahiya pa nga itong Indo sa pagkakataon na ito, dahil na rin syempre nung nakaraang season ng MPL Invitational nga kapatid ay may 8 kupunan nga dito sa Indo na sumali sa MPLI, pero ngayon nga ay binawasan nga nila ito ng 2. Hindi sana sinali na nila ang buong kupunan nila dito nga sa MPL Indo. Ewan ko na lang kung hindi pa nga magkampiyon itong Indonesia dito nga sa MPLI. At bukod pa nga dyan kapatid, alam nyo ba na ang mga placing dito nga sa draw ay nakabase sa voting system? Sa madaling salita, taong bayan nga ang mamimili kung saan nga ba mapupuntang grupo ang bawat kupunan. Well, alam naman natin na dito talaga malakas itong mga Indo fans, lalong-lalo na nagkakaisa talaga ang mga ito kapag may gusto silang gawin. Kagaya na lamang kapag natatalo nga natin ang kanilang mga kupunan kapatid, abay inire-report nga nila yung mga fan page nitong mga kupunan natin na nakakatalo sa kanila. Madalas nga ay nabablock nga itong mga Instagram account ng ating mga kupunan. Kung titingnan, ganyan nga kasolid itong mga Indo fans. Malamang sa malamang yan kapatid, expected na yan nang nag-organize nga ng MPLI. Kaya naman, mamarapatin nga nila ang ganyang bagay nang sa gayon ay pagsamasamahin nga nila yung mga Pinoy na pambato natin sa isang grupo. Kumbaga top 1 to top 4 nga kapatid ay magkakasama itong mga Pinoy na kupunan natin, nang sa gayon ay maglaglagan na nga kaagad ang mga ito. Ganyan nga ang nakikita ng ilang fans kapatid, hindi talaga maganda itong voting system para nga dito sa draw ng MPL Invitational, para malaman na nga natin kung sino-sino ang mga nasa group A hanggang group D. Siyempre, gustong-gusto nga ng mga Indo fans na hindi nga kaagad makalaban
ng mga Pinoy na pambato natin ang kanilang kuponan. The more na marami kasi silang kuponan dito nga sa MPLI, malaki nga ang kanilang tsansa na magkampiyon muli dito nga sa MPLI na pinagmamalaki talaga ng Indo. At sana rin talaga kapatid ay payagan nga ang ating mga MPL team na ang palaruin nga nila dito sa MPLI ay yung mga kuponan nga natin dito nga sa MDL. Dahil na rin syempre malalakas din naman yung mga pambato natin dito nga sa Mobile Legends Developmental League. Dahil kung papayagan nga yung ganyang bagay kapatid, malamang sa malamang yan yung mga MDL team ang ipadala doon sa Indonesia para nga maglaro dito sa MPL Invitational. Samantalang itong mga kuponan nga natin na pasok sa top 1 at top 4, sila nga ay mag-iinsayo para sa paparating na World Tournament ng Mobile Legends. Lalo na't malaking banta talaga itong kuponan ni Kyrie doon sa Indonesia. Kahit nga kababayan natin itong si Kyrie kapatid, maituturing natin na kalaban itong si Kyrie sa paparating na World Tournament ng Mobile Legends at nagbabanta talaga na makukuha nga nila itong kampyonato dito nga sa Worlds. Dahil itong kampyonato na lang talaga kapatid ang kulang nga dito kay Kyrie. At kahit papaano nga ay masasabi mo na rin talaga na goat na nga itong si Kyrie pagdating nga sa MLBB. Dahil na rin syempre marami na nga itong nakuha na mga kampyonato dito nga sa paglalaro ng Mobile Legends. At sa ngayon nga kapatid, alam nyo ba na naipagkukumpara nga itong si Kyrie at itong ang si Demon Kite? Dahil ayon nga sa mga Malaysian fans ng MLBB ay di umano itong si Demon Kite ang maituturing nila na parang Kyrie. Sa madaling salita kapatid, bilib na bilib nga itong mga Malaysian fans sa bilis din talaga ng kamay nga ni Demon Kite. Ito yung bagay na sinasabi ko kapatid na kapag nakuha nga ni Demon Kite yung mga assassin heroes ay gamay na gamay niya nga yung mga yan, kagaya na lamang ng paggamit nga ng Fanny sa mga nakalipas na season. Kasi kapatid, ang nandominante talaga na meta ay itong ang mga tank jungler at ang mga assassin jungler nga ay napag-iwanan na. Pero ngayon ay muli ngang nagbabalik itong mga assassin jungler at nakakasabay-sabay nga ang mga ito sa meta. At malaking advantage talaga ang bagay na yan para nga dito kay Demon Kite. Kaya naman, hindi mo rin masisisi ang ilang Malaysian fans kapatid na mag-isip nga na parang si Kyrie nga ang galawan ni Demon Kite. Dahil minsan na rin tayong pinabilib nga nitong ni Demon Kite noong naglalaro pa lamang siya dito nga sa RSGPH, lalong-lalo na nga yung era ni Demon Kite nang magkampiyon nga sila dito sa MPL at nakakuha nga ng kampyonato sa isang malaking tournament din talaga sa international stage na MSC. Dito pa lamang kapatid ay napatunayan na talaga ni Demon Kite na malakas siya. Pero ang malaking katanungan nga rito kapatid ay kung sino nga ba ang mas angat talaga sa dalawa, si Kyrie ba o si Demon Kite? Pagdating nga sa achievements kapatid, parehas nga ang nakakuha itong sila Kyrie at Demon Kite ng kampyonato sa MPL at nakakuha rin ng MSC. Pero di hamak na mas lamang nga itong si Kyrie pagdating nga sa kampyonato dito nga sa international stage. Samantalang itong ang si Demon Kite kapatid, MPL at MSC lamang ang kanyang ang nakuha. Pero ang MPL trophy niya nga ay dito sa Pinas na kung saan sobrang hirap nga na mga pagkampiyon sa MPL PH. Dahil dito nga ang tahanan talaga ng malalakas sa paglalaro ng Mobile Legends na kung saan ito nga yung bagay na hindi nakuha ni Kyrie. Yung tipong lumipat pa nga itong si Kyrie ng ibang region para lamang makuha ang kampyonato dito nga sa MPL at pati na rin sa mga international tournament. Sa tingin ko, sa bagay na yan lamang nakakalamang nga itong si Demon Kite. Pero all in all nga kapatid, di hamak na mas angat nga ang laruan ni Kyrie sa kasalukuyan. Dahil hanggang ngayon nga ay mayroong winning streak itong sila Kyrie dito nga sa MPL Indo at nangunguna nga ang kanyang kuponan at nakapag-playoff secured na nga ang mga ito at malaki talaga ang tsansa ng Onyx Esports na muli ngang maging kampyon dito nga sa MPL Indo. At kung mangyayari nga yan kapatid, makakalaban natin itong si Kyrie sa huling pagkakas
pagkakataon bago nga ito lumipat na ulit dito sa Pinas kung nanaisin nga yan ng Onyx Esports. Pero syempre, hindi yan pakakawalan. Mas o-offeran pa yan ng mas malaking halaga para nga mag-stay dito nga sa koponan ng Onyx Esports. Pero syempre, ready na nga dyan itong Onyx Esports kung sakaling hindi na nga mag-extend itong sila Kyrie sa Indonesia. Kaya naman kinuha nga ng Onyx Esports itong si Albert, diba, nung nakaraan. Para yan, kapag tinanggihan na ni Kyrie itong koponan ng Onyx someday. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat.